Bago natin simulan ang video ng ito, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood dito sa channel ko. Since lagpas 2 weeks na akong hindi nakapag-upload. Thank you sa inyo. So won't you ride with me, see where this... Ngayon, ang video ito ay part 2 ng ginawa kong unang video. Kung hindi mo pa yung napapanood, umpisa natin to sa quick recap. Let's go! Ano nga bang ginawa ko sa buong maghapon? Well, pangangatok. Nangatok lang, ay hindi pala lang. Kala nyo basta-basta pangatok, no? Hindi po basta-basta ang pangatok. Eventually, masasanay ka din naman. So, parang wala na lang sa'yo. May mga challenges kasi sa pangangatok. Nauna na dyan yung location na kakatokan mo. Yan ba sa deck? Kasi kung sa deck, either sa main deck ka mangangatok. Yan yung mga beams, frames, supports ng mga pipeline. Yung mga cargo lines, steam lines na nakaangat. Kaya pagka dyan ka mangangatok, kailangan mong mag safety harness. Kasama na din dyan yung mga winch tsaka yung mga vent. Ako nga pala, lahat ng sinasabi ko ay dito yan sa tanker ship, tanker vessel. Ako naman, pinakatok ako ni Kamote ay sa winch. So nangangatok ako sa winch ngayon. So dahil sa location ng kakatukan mo, ikaw ay either na nakaupo ka, o nakatayo ka, o baka nga nakabitin ka eh. Lalo na kung doon ka mangangatok sa akomodasyon. Kasi magigindula ka pa eh. Gindula, boson share, mga ganyan. Ganon din sa chiminiya, or sa shipside. May challenge talaga sa pangangatok. Idagdag pa natin yung moist. Sabihin natin foggy. O kaya naman eh, biglang umulan. Ito pa. Ito yung pinakamalupit na experience ko sa pangangatok o sa pagtiktikalawang. December noon, December sa Nantong, China. Winter, so nag-iyelo. Tapos yung aming chief officer na Pakistano, nag-utos na magpakatok. So doon kami, nangangatok kami doon sa Monkey Island. Alam niyo yung nangyayari? Pag mangangatok ka, kailangan gamitan mo ng squeegee. Kailangan itulak mo ng squeegee, tapos saka mo kakatukan. Tapos maya maya, kasi tuloy-tuloy yung snow, itutulak mo na naman ang squeegee. Ang masakla pa nga nun eh. Nagiyelo nga. Nadulas yung isa naming AB. Buti hindi naman napasama yung likod niya. Matindi yung kamote namin yun na Pakistano. Alam nyo kung anong kinalabasan pagkatapos namin mga top. Kalawang ulit. Pero syempre, nagmo-moisture. Nagbabasa. Nagiyelo. Kayo, ano pinakamatinding experience nyo sa pangangatok? Idagdag ko na din, since andito tayo sa kubyerta, pang all weather talaga tayo. Nangangatok tayo kahit mainit at kahit malamig. Pag mainit, yung iba sa amin, nagkakameron talaga ng sunburn. Sa akin, madalas, dito yan. Sa shades. Minsan, dito sa likod. Pag hindi umaabot yung pang ninja. Tuwing tag-init, at nagkataon na ang binigay sa akin ni Kamote na job order, ay ang mga tok sa ibabaw ng tubo, nagdadala talaga ako ng istupa. Ginagawa kong upuan ko. Kasi, hindi ka naman tatagal dun sa tubo eh, na nakaupo ka sa tubo. Diba, naka-safety harness ka. Tapos, upo ka sa tubo, init-init. Nakikita mo yung singaw nung sa kubyerta na gumaganong-ganon. Mainit sa puwit.
Tapos kapag taglamig naman, anong inaabot? Ganito, dry skin. At saka sa akin, sugat sa labi. Hindi ko lang namamalaya na dumudugo na pala kasi nagbibitak-bitak. Kasi dito sa kubyerta, exposed tayo. Meron pa eh. Yung naghahabol ka ng time, madalas mangyari yan kapag may kasama ka na nangangailangan ng tulong mo, so nagpatulong sa'yo, hindi mo namalaya na, uy, maghahapon na. O kaya naman inutusan ka ni Bosun o ni Pampi. O kaya naman si Tano. May mga Tano kasi mahilig umikot sa kubyerta. may ginagawa ka na, may iutos pa sa'yo. Kaya ayun, maghahabol ka ngayon sa oras. Kasi pag nangangatok ka, hindi lang pangatok yung gagawin mo eh. Pagkatapos ng mga tok, magwa-wire brush ka. Yan. Tapos, wawalisan mo yung area na kinutokan mo para di na kumalat. Tapos, magpipintura ka naman. Painting job ka naman. At yan, yung job order na binigay sa akin ni Kamote, ang mga tok. Baka maitanong mo, anong gamit ko sa pangatok? Sa Inter Island, pag nangangatok, ang gamit ay chipping hammer. Dito sa International, may chipping hammer din naman. Pero, matik na siya. Pneumatic na chipping hammer. Or a chipping gun. Jet chisel. Tapos meron din yung wire brush. Yan, ganyan. Kailangan mo din sa pangatok ay air hose. Air supply noon ay galing pa sa makina. Challenge din nga pala yun minsan kapag mahina supply na galing sa makina, yung compressed air na galing sa makina. Kasi pagka ganun, tatawag ka pa sa makina. Third, come in. Yes, Darwin, go ahead. Third, can you pull engine? We need air on deck. Okay. A few moments later. Darwin, nobody's answering an engine. You can go there and tell them. Okay, third. Minsan din naman alam niyo yung hassle, yung may lumalabas na tubig. tubig na lumalabas, hindi maubos-ubos. Wire brush ka na, may tubig na lumalabas sa wire brush mo, mababasa yung area. Kakalawangin din ulit. Hassle din nga pala yung paghahanap ng gamit. Yung paghahanap ng mga tools na gagamitin mo sa mga to. Kasi sabihin natin na hindi uso yung kanya-kanyang tago. Alam nyo naman, may mga kasama kasi tayo na gamit lang na gamit . Yung pagkatapos ibabalik lang. Alam nyo yung ganun. Minsan nga hindi pa binabalik . So sa chipping gun, ang needle niya. Kulang-kulang na, putol-putol hindi mo lang pinapalitan. Hindi na smooth yung pangatok. Mabagal na. O kaya naman, yung wire brush mo, ginamit lang, napudpud, hindi mo lang pinalitan. May mga kasama tayong ganyan, no? Talaga. Tsaka yung sa hose mo pa. Madalas kasi, ang nagiging issue sa hose ay tumatalsik yung female, ano bang tawag doon? Yung puwet nung chipping gun mo kasi, kakabit mo dun sa hose, which is female. So, yun. At yung problema dun yung hose clip, lumuluwag kasi, alam mo, pag nangatok, vibration yun, di ba? Vibration. So, lumuluwag yun, o kaya naman kinakalawang, nasisira. Yung iba kasi ang ginagawa ay lang mamadali, hindi na pinapalitan. Pag tumalsik, ibabalik lang ulit. Katamadan. May mga kasama tayong ganyan. So yun, tapos ka na mga tok. Tapos ka na mag-wire brush. Ano yung susunod mong gagawin? Ay di, syempre, painting job. Minsan maghahanap ka pa din ng paintbrush mo. Kasi minsan yung mga kasama natin ang gagaling lang din gumamit. Alam niyo yun, hindi masyado inuhugasan ng maayos. Nagtitigasan. Kaya ang pangit na nung brush na mapupunta sa'yo. O yun, natapos ka na sa painting job. Ang susunod mo namang gagawin ay maintenance ng mga tools mo. Pero most of the time, hindi naman naasikaso yan. Kasi simula ka ng alas 8. Katok hanggang sabihin natin alas 2 ng tanghali. Tapos ng tanghali hanggang alas 3 ay magwawire brush ka na. Tapos magwawalis ka na. Pagkatapos ng kape, 3:30 hanggang alas 5 ay nagpipintura ka na.
Yung ibang ginagawa naman, inuuna nila yung magpintura kaysa sa maglinis. Eh sa akin kasi, katok, wire brush, linis, pintura. Ganun yung cycle ko eh. Kung pangatok palagi yung pinapagawa sa akin. So ganun yung naging cycle ko. Tsaka, madalas yung maintenance ng tools eh, nangyayari tuwing umaga na, bago mo gamitin. Eh kasi, madalas eh, sakto lang talaga sa time. So yun, ganyan yung naging kwento ng maghapon ko. Dito sa barko na nasampan ko. Posibleng yan din yung maging kwento bukas. At bukas. At bukas ulit. Pero syempre, hindi lang naman yun yung trabaho ng mga taga-dek. Hindi lang naman yung mga tok eh. Oh, maintenance kami, deck maintenance. Pero ang main job talaga namin mga taga-dek ay yung cargo operation. Kasi doon kumikita ang kumpanya at kaya kami may sahod. At madami pang iba. So won't you ride? Maganda kasing balik-balikan yung mga kwento natin eh, sariling istorya natin, di ba?